Morning mga master, mayroon tayong re-repair ngayon. Isang refrigerator na dinala ni customer dito. Actually, nung January 1 ito, natusok po ng kutsilyo. So, hindi nila napa-repair agad dahil kulang pa daw sa budget. So, ang problema kasi nito, kahit wala ng preyo, nilagyan nila ng dibkon sa loob. Kasi baka daw may lamig pa. So, hindi ko naman sinabi na lagyan na ng dibkon. Kailangan sinabi ko lang na iparepair nyo na dahil kung tatagal pa yan, magkakaroon siya ng corrosion o moisture sa loob. Tingnan nyo. Mayroong dibkon na nilagay nila. Kahit wala ng preyon. So, nung pinaandar daw nila, sabi na hindi na daw lumamig. Paano? Lalamig. Wala ng preyon yan. So, ngayon, yun ang problema natin. May dibkon na. So, tatanggalin muna natin dito ang access valve ha, para yung charging line, para makita nyo na wala ng preyon. Putuloy natin ha. Tingnan nyo. Wala na pong preyon ito. Na-check ko na po ito noong January 1. Akala ko na di ipapaayos agad, pero umabot pa ng ilang linggo dahil wala pa ng budget. So, dinalan nila ngayon dito sa shop. Meron ng dibkon. So, tatanggalin muna natin yung mga tornilyo dito para iinitin lang natin yung dibkon para matanggal. Dahil sobrang kapit na kapit yung dibkon na yan. So, tanggalin muna natin mga master ha. Hindi kasi natin pwedeng hinahin na nandyan lang yung evaporator sa loob. May plastic pang cover, yan o. Yung frame niya. So, susunog po yan. Kailangan nating hilain ng konti para yung ibang parts siya ng plastic ay hindi masusunog. Wala na po siyang door cover pala dito sa freezer. Nabasag na daw. So, ayusin natin to ngayon mga master. Ang problema nito, mayroon na siyang dibkon. Kailangan muna natin siyang tanggalin. Hindi natin siya matanggal na gamitan natin lang natin ng flat screw. Kailangan initin muna natin. So, hilain muna natin to dahil mayroon pa naman siyang parang umiikot dun sa gilid na tube. So, yun yung parang looping niya. So, yan o, sa gilid. Kailangan niyang clearance na looping niyan dyan sa gilid. Eh, hindi yan matutupi para hindi magbara yung unit. Baka magtataka kayo yung binalik nyo na wala ng hangin na lumalabas. Doon pala sa gilid natutupi. So, ang problema nito, isa lang yung butas. Pero nakalimutan ko kung saan. Dahil dalawa yung nilagyan niya ng dibkon. So, umalis naman yung customer. Nakalimutan kong tanongin agad kung saan ba dito yung butas. So, bago natin tanggalin yun, putulin muna natin dito para wala siyang parang pressure. So, ganyan lang maghina mga master. Kailangan putulin muna natin dito yung sa may suction line. Para paghina natin ay kakapit yung aluminum plugs. Dahil kung hindi mo puputulin yun, yung pressure niyan lalabas doon sa may butas. So, hindi ka hinang dyan sa aluminum. So, bago natin sa hinahin, tanggalin muna natin dito kung saan ba yung butas. Kailangan natin tanggalin itong dalawa. Nilagyan pa niya ng dibko, no? Pero isa lang po ang butas dito, mga master. Na-check ko na ito dati nung sabi ko yung January 1 ng umagang-umaga. Pumunta dito sa bahay. So, hindi din pwede natin ayusin agad dahil yun nga, wala naman siyang budget. So, mahirap na din. Kailangan mo nang, kasi alam mo niya, yung preyon, binili din natin. So, tanggalin mo natin dito. Ah, dito wala pala itong, hindi pala dito yung butas, oh. Tingnan nyo. Pero lilinisin lang natin to, baka magkamali tayo. Nandito pala sa isa. So, kailangan lang natin tanggalin mga master para makita nyo na wala po itong butas. So, ang butas niya na ay nandito pala. So, importante po talaga mga master, o yung customer, kung may butas sila yung refrigerator, kailangan ipaayos agad. Dahil yan yung nag-umpisa yung corrosion, moisture, so magkakaproblema yung refrigerator nyo. So, linisin muna natin to ha, bago natin hinahin. So, ito, wala po yan. So, nandito po yung butas sa isa, yung sa baba. Yan o, kita nyo. So, tingnan nyo yung ginawa nila, nilagyan ng dibkon.
So, hindi po kasi makaka survive yung dib ko na yan pag may preyon na yung unit dahil malakas yung pressure ng preyon. So, kailangan hinahin talaga. So, yan, malinis na po yung system yung hihinahin natin. Dahil hindi din kakapit yung aluminum plaques at saka aluminum rod na ihihinang natin dyan pag marumi pa yung may butas na portion. Problema pa nito, nilagyan pa nila ng dibcon. So yan, i-plaplashing muna natin para makita nyo kung may leaking talaga. Yan o. Bumubula, diba? Pinander natin yung unit. Pinutol natin yung sasaksyon. Tapos pinipigilan natin yung pressure doon ni Master Dodge para makita nyo na dyan o, ng leak, ang leaking. Bumubula, diba? So yan. Kitang-kita na natin yung leaking. So, ihinahin natin to ngayon mga master. Yan, di ba? So, medyo may kalakihan din yung butas. So, yun nga lang, nilagyan ng dibcon. So, mabuti, tatanggal naman natin. Hindi naman masyadong malaki yung butas. Di ba, Master Dens? Oh, good. Ayos. So, yan. May aluminum plaques na tayo. So, hinahin natin ito. So, yun, diba, tingnan nyo. Pag maghina kayo, puputulin nyo yung suction. So, mamaya na natin papalitan ng filter dryer yan. Puunahin muna natin itong hinahin. So, ipa-flashing muna natin ito after nitong maghinang. Bugahan muna natin para matanggal yung moisture at saka yung mga debris bago tayo magpalit ng filter dryer para yung ibang debris doon maiiwan sa filter dryer. So, ganyan po yung technique ko mga master. Yun ang paghinang naman, kailangan yung apoy ng map gas nyo o depende yung acetylene ba yung gamit nyo. Kailangan tamang-tama lang yung apoy nyan, hindi sobrang lakas dahil yung aluminum sobrang nipis nyan. Kailangan control na control nyo yung apoy. At saka paglagay nyo ng aluminum rod at saka yung aluminum plaques. So yan, isa lang naman ang butas nito, medyo madali lang natin itong gawin mga master. So yung mga nagsasabi kasing may mga moisture pa daw, may mga debris pa daw, kailangan bakit daw hindi magpa-flashing ng 141B o anong preyon pa yan. So depende na nga yung sabi ko mga master, depende na yan sa diskarte nyo kung anong gagawin nyo. Dahil hindi naman sa pagmamayabang, sa tagal ko na din sa trabahong ito, parang mayroon na rin tayong sariling idea kung paano natin gawin o yung mga technique. So yan, nahinang na natin. Oh. Kita nyo mga master. So okay po ba? So dun sa gilid, wala po yung butas. Iwan ko kung bakit nilagyan lang ng dib ko ng customer. Parang yung may ano din yata, parang may sign na natusok pero wala naman. Wala naman siyang problema dun. So yun lang yung butas. So tapos na natin hinahin. So ito, dudugtong na lang natin yan mamaya. Pero pandarin muna natin yung unit ha. So mamaya na natin papalitan yung filter na yan. So bago natin sa mag-leak test, yung pressure para hindi ma-deform yung evaporator dahil sobrang nipis nito. So isa din yan, kailangan kung maglagay kayo ng pressure o kahit naman kamay nyo lang gamitin dun sa suction line, pipigilan nyo yung pressure. Malakas pa rin yun. So, madideform po yung buong evaporator na yan. So, yan o. Oh, nakita nyo. Nag-umpisa na nga o. Oh. Lalo na pag may pressure na yan. So, pag ganyan, mahihirapan na kayong ibalik yung frame nyan. Dahil may clip yan o din na nyo. May parang may butas siya yung lagayan ng clip ng frame. So, kailangan ibalik nyo muna yan mga master. Bago kayo mag-pressure doon o maglagay ng pressure doon sa system. Ang gagawin ko ngayon nito, after nating maibalik ito mga master, papaandarin ko yung unit. Yan o, pasisingawin ko dyan sa may suction line. Pipigilan ko muna yan ni Master Dodge. Papipigilan niya ng kanyang power na kamay. Para diretso na tayong mag-leak test. Pero sure naman tayo sa ginagawa mga master. Yung paghinang natin ay 100% sure tayo sa ginagawa natin yung mga ganyan. So, hindi na natin ito patatagalin pa. Papaandarin natin yung unit habang
pa-flashing doon si Master doon sa likuran. So tinuturuan ko naman siya kung paano gawin. So pinapaandar na yung unit yan, no? May ilaw na. Habang pinipigilan ni Master Dudes yan sa likuran, yan o, kita nyo. Pag hindi niya nakaya, so medyo may pressure na yung, ano, pwede niyang iiwan yung kamay niya doon para lalabas yung moisture at saka debris. At yung iba naman, may iiwan sa filter, saka o, yan o, walang leaking na, diba? So yan, Master Dudes, good, yun. Para yung ibang debris naman ay naiiwan doon sa filter dryer, saka na tayo magpalit. So, ganyan ang teknik ko, mga master. Dahil sobrang liit ng daanan yung kapilyari niyan. So, yung ibang debris niyan, so, papunta doon. So, yan, oh. So, good ba yung ginawa natin, mga master? Ayos ba? So, salamat nga pala sa mga nakakaintindi at nag-subscribe. So, okay na, dudes. Good. So, hindi na lang natin ipapakita ang yung buong detalye nito, yung pag-flashing, ha? Yung ilang bisis na pinlasing ni Dodge dahil sobrang haba. Pero ganun ang gagawin nyo, mga master. Kailangang pag after nyo maghinang, putulin, di ba nakaputol yan, naputol yung suction line. Paandarin nyo muna yung unit para yung debris doon pupunta doon sa filter dryer. Saka kayo magpapalit ng filter dryer para makapag-flashing kayo dito sa may suction line. So, tapos na tayo mag-flashing, mga master, ha? Mayroon siyang clip po. Putulin muna natin. Tapos, tatanggalin natin itong filter dryer. So, shout out nga pala kay Marco. So, yan. Natanggal na natin yung mga master. Pwede na natin itong tanggalin itong filter dryer. So, hinahin muna natin yung filter dryer tapos yung capillary tube kung paano nyo puputulin yan. So, una, tanggalin muna natin ito gamit yung side cutter. Then, hinahin natin yung tubo na nakakunik dyan sa filter dryer dahil sobrang iksi lang. So, baka mahirapan kang magbalik nyan at saka maghinang sa filter dryer mamaya. So, kailangan lang natin tanggalin, mga master, gamit yung ating mop gas. Kasi medyo pigado po dyan sa pinaglalagyan niya. Baka ma-short kayo. So, yan. Tanggal na po. So, ang gagawin natin ngayon, yung capillary tube, hindi natin siya pwedeng gamitan ng tube cutter. Dahil pag gamitan mo yung tube cutter, matutupi. So, ganyan lang po ang pagputol ng capillary tube para mayroon pa siyang madaanan na malaking butas. Yan, oh. Gaganyanin nyo lang. So, ikot-ikotin nyo. Ilan dyan. Tingnan nyo, ha. So, ganyan lang po magputol ng capillary tube, mga master. Hindi nyo kailangang gamitin o putulin ng tube cutter yan dahil mahirap siyang magkaroon ng daanan ng preyon. Matutupi yan. So, pwede na nating ibalik, papalitan ng filter dryer. So, hinahin muna natin. So, gagamitan natin ng pin sheet para hindi masunog yung ibang portion dyan sa likuran. Tapos na natin mahina, mga master. Palamigin muna natin sandali. Tapos i-double check natin. Gamitan natin siya ng salamin para makita natin kung may leaking ba wala. Para sure tayong gagawa at saka magtatrabaho. Ganyanin nyo na lang. Para hindi pa ulit-ulit yung trabaho, mga master. So okay naman. Wala naman siyang leaking. Pati sa baba, gaganyanin nyo din. So ngayon, pwede na natin siyang ikabit o hinahin yung sa may suction line dahil pinutol natin yan, gana, diba, Master Dens? Ayos. Good. So, flashing muna tayo, ha, para malaman natin kung barado yung pinutol natin capillary at saka filter dryer. Yan, o. So, may pressure siya, mga master. Pag hindi nyo makayang pigilan, pabugahin nyo na yung hangin yan.
para matanggal din yung debris at saka malaman natin kung barado ba yung hinina natin kanina. Ganyan ng mga stero. So, importante din yan mag-flushing sa system mga master bago nyo i-connect yung suction line. Para matanggal yung moisture, debris at saka malaman natin kung may pressure siyang lumalabas. So, gaganyanin nyo lang, paandarin nyo yung unit. Next natin gawin, Master Dens, ano? Ikaw nang bahala. Alright, Master Dodds. So, gamitan natin siya ng player para madali lang natin i-connect yung sa suction line. So, after natin itong ikabit yung suction, next natin yung access valve. So, yan. So, importante yung paghina mga master, kailangan painitin nyo muna yung tube, yung medyo makinis na, saka kayo idikit yung silver rod. Yan o. Diba, ayos mga master. So, palamigin muna natin ng sandali. So, check muna natin, double check, palamigin habang lalabig yan. Diba, ganyan. Then, next natin gawin, ibalik natin yung parang kanyuto na nilagay dyan sa access valve. Yan. So, hindi na natin kailangang i-kargahan ng pressure to mga master. Diretso ko na ito i-vacuum dahil sure naman tayo sa ginagawa natin paghihina dun sa evaporator. So, importante yung pulido yung pagkakatrabaho mo. So, marami mo nang pwedeng hindi gawin pag sure kayo sa ginagawa nyo. So, hindi na natin siya ililigtis ulit. Hindi na tayo magkarga ng pressure. Diretso na tayo vacuum. So, ganun lang. Dahil wala naman tayong nagawang parang hindi tayo sure sa trabaho. Yung dinouble check din natin sa likuran nito. Yung hinina natin, ginamitan natin ng salamin din. Makita nyo naman kung may leaking yan sa likuran. So, wala naman. Yung evaporator naman, so, 100% sure din yung trabaho natin. So, next, gagamit tayo ng DIY na vacuum pump. So, i-vacuum na natin to mga isang oras dahil alam nyo naman, nagpalit tayo ng filter dryer at saka naghihinang tayo sa evaporator. Kahit naman, hindi ganon, hindi tayo maghinang, basta ginagawa ko isang oras talagang pagbabacuum ko. So, ikakat na lang natin to dahil medyo mataas na lang. Mataas kasi, mahaba isang oras. So, standby lang mga master. Siya tumatakbo na, nagbabacuum na siya. So, standby lang tayo. So, yan na po. After 1 hour mga master, ready na natin na vacuum. So, i-close na natin yung bag ng access, ng gauge. Then, tanggalin natin. Tanggalin natin yung hose. Tapos, saka tayo maglalagay ng flow. Importante yung flow. Lalo na nagpapalit tayo ng filter dryer at saka naghinang tayo sa evaporator. So, anti-moisture po yung flow. So, importante yan. So, after natin maglagay ng flow, ibalik natin dun sa gauge. Then, saka natin, bubuksan muna natin una yung tangke ng preyon. Then, mag-forging tayo. Yan. Bago natin buksan yung gauge. So, ikabit na natin to sa axis sa gauge. Tapos, dun sa tangke ng preyon. Buksan natin itong tangke. So, huwag kalimutan mga master ha, step by step po itong magkarga ng preyon, hindi po basta-basta. So, pag malagay na, mailagay na natin yung hose dyan sa tangke ng preyon, buksan muna natin ito. So, yung gauge, huwag yung buksan muna ha, dito muna sa tangke. Para pag purging natin, hindi makapasok yung pressure o hangin doon sa loob ng system. So, purging muna tayo. So, yan. So, after natin mag-forging, pwede na natin buksan yung gauge. So, lagyan natin siya ng initial charging, ha, preyon.
para initial charging bago tayo mag final charging. So pag may laman na siya ng preon, may karga na siya, sarado natin para hindi siya mag-overcharge. Check natin sa loob, tapos saka na natin paandarin yung buong unit o yung refrigerator. So saksak na natin na. So pag umaandar na po yung unit, yan o. Pag naka-reach na siya sa, bumaba na siya sa zero na PSI, saka natin siya bubuksan ng dahan-dahan. So hindi masisira yung unit na yan pag may initial charging kayo. So naka-zero na siya, nasa zero na, buksan na natin yung bulb ng dahan-dahan para hindi po tayo mag-overcharge dahil sobrang maliit lang po yung karga nito. Pag refrigerator, maliit lang yan, hindi gaya ng aircon. So yan, nakabukas na siya, dahan-dahan lang, wag lang biglain dahil hindi naman masisira yung compressor niyan dahil may preon naman siya. So habang nagkakarga na siya o umaandar na, pwede na natin siyang i-double check ulit. So kanina na-check na natin siya gamit yung salamin, wala tayong nakitang leaking. So double check pa rin natin gamit yung sabon. So ganyan pati doon sa iba sa loob para makita nyo lang kung paano gawin. Pero yung ginagawa natin kanina 100% naman talaga na sure tayo sa trabaho natin, kaya hindi na ako nagkarga ng hangin para mag-leak test. Pero pakita ko lang sa inyo mga master kung paano mag-double check. So ganyan ha. So di ba nakita nyo, may karga na po yung preon mga master. Dahil kita nyo naman yung gauge, may ano na siya, bumaba na o umaandar na yung unit din. Yung preon bumaba, ginargahan natin ulit, dahan-dahan. So umaandar na din yung unit. So yan o, standby lang muna tayo sa 5 PSI. Imumonitor muna natin yung karga ng preon. Then saka natin hawakan yung filter dryer kung medyo mainit-init na yan. Yan yung karga niya. So tamang-tama po yan dahil aakyat tapos bababa po yan bagbagong karga ng preon. So yan, naka-standby na yung karga niya. Nasa 5 PSI na siya mga master. Oh. So dahan-dahan muna natin i-close. Mumonitor muna natin ha. So para hindi po siya mag-overcharge mga master, ganyan lang. Huwag niyong biglaing buksan, huwag niyong biglaing kargahan ng preon. Standby na po yung karga niya mga master, di ba? So double check natin. Titingnan natin para makita nyo. Tingnan nyo yung sabon na nilagay natin kanino, tumitigas na agad. So para malaman pa natin o ma-determine pa natin na good na yung unit, lagyan natin siya ng plastic na may tubig. So ilalagay ko pa yung thermostat na lagi kong ginagamit. So konti na lang ito, malapit na napuputol din. So check natin yung temperatura ngayon sa Pilipinas ha. So ganyan pa yan mga master ha, nasa 34 degrees Celsius pa yan. So maghintay lang tayo ng isang oras hanggang dalawang oras, bababa yan. So after 1 hour mga master, dito na, i-double check natin ulit ha. Hawakan natin yung condenser. Mainit naman. Yung filter dryer, kailangan medyo mainit-init yan ng konti. Importante yan para yung karga niya stable siya. So check natin yung temperatura ha. So yan o, isang oras, umaabot na siya ng negative 10 degrees Celsius. So check natin sa loob. Kasi kung may leaking yan ulit mga master, hindi siya makaabot ng negative. So yan, tumitigas na siya. Tingnan nyo sa gilid o. Yan. Di ba? Dito, di, tingnan nyo yung hininang natin. Pumuputi na, nag-yellow na din. So wala doon po itong takip nung pressure niya, pero nakita natin na nagpo-form na siya ng yellow, nagki-create na siya ng yellow doon sa mga daanan ng preon o yung mga tube. So, pwede na natin tanggalin itong gauge mga master. Kailangan bilisan lang natin ha. I-monitor ko na lang ito yung sa thermostat na ginagamit ko. So, lagyan natin ng Teflon para for safety din. So, ayos. Ayos, Master Dodge. Busy-busy ka dyan. Good. Yan, di ba? Negative 10. So, okay na po itong unit na ito, mga Master. Yan. Kita nyo?
tumitigas na po siya. So kung may leaking po yan, hindi po siya makapagbuo ng yelo dyan. Bumubula din yan dahil nilalagyan natin kanina ng sabon. Bumubula sana yan, pero okay na din ha, tingnan nyo. So ganyan po yung gagawin natin mga master ha. Kailangan lang step by step. O hindi nyo naman kailangan magplasing pa ng magplasing ng buong unit na o buong system nyan. Importante, confident kayo sa ginagawa nyo, kailangan ding double check nyo din ulit yung may leaking ba o wala. Yun ang pinaka-importante. Ayos ba mga master? So next time ulit. Maraming salamat.